ang nilalaman ng ating video. Mula sa multo ng binatilyong nagbibisikleta, ang paglitaw ng aswang na pokong sa may bintana hanggang sa aparisyon ng mga multo sa isang abandonadong ospital, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang nakakakilabot namang video na ito na ishinare sa TikTok ng username na si elcucuy.tv ay agad nag-viral at umani ng iba't ibang espekulasyon at debate ng mga viewers online. Ang nasabing CCTV footage na kumakalat sa mga social media ay nananatiling misteryo, subalit ang kaakibat na istorya nito ay talaga namang nakakatakot. Sinasabing ang istoryang kaakibat ng video na ito ay nakakadurog ng puso. Ayon sa kwento, ang nasabing batang lalaki sa video ay sinawing palad dahil sa pagkakabangga ng isang kotse habang ito ay nakasakay sa kanyang bisikleta. Sinasabi din na ilang beses nang nakuhanan ng CCTV footage ang nasabing binatilyo matapos itong mamatay dahil sa malagim na aksidente. Makikita sa video ang isang batang lalaki na nagbibisikleta sa isang driveway. Makikita din sa video ang pag-andar ng bike nito pagkatapos ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Matapos makita ng mga viewers ang biglang paglaho ng bata na parang bula, ay indikasyon lamang na ito ay ang kaluluwa ng nasabing binatilyo. Sinasabi din na maaaring hindi pa alam ng batang ito na patay na siya kaya patuloy pa rin itong umaaligid habang nagbibisikleta sa paligid ng kanilang bahay. Subalit may ilang kritiko rin ang nagsasabi na maaaring gawa-gawa lamang ang istorya nito at kanila rin kinu-question ang origin at authenticity ng nasabing video. Isa nga ba itong multo na nakuhanan ng camera o isa lamang itong bunga ng tinatawag na internet folklore? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-trending sa internet na unang in-upload sa TikTok ng username na BlurredBlondest2, na kung saan si Catherine kasama ang kanyang kaibigan, habang nagkakasiyahan sa isang bar sa San Antonio, Texas at nagse-selfie, ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang camera ng isang nakakatakot na pangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Habang nagse-selfie ang magkakaibigan, makikita sa video ang isang nakakatakot na kamay na nakaakbay sa balikat ng isa nilang kaibigan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla namang may sumulpot na isang nakakatakot na mukha buhat naman sa likod ni Catherine na nasa kaliwang bahagi ng kanyang likuran. Si Soul Mori kasama ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang tanyag na haunted house na matatagpuan sa bansang England. Ang nasabing bahay ay itinayo noon pang 1902, na kung saan ay maraming iniwan ang dati nitong may-ari ng mga strange items. Subalit ang pinaka-weird at nakakatakot dito ay ang iniwan na painting sa third floor ng dati nitong tenant. Ayon kay Susie, isa ito sa itinuturing niya na pinaka-haunted object na matatagpuan sa buong kabahayan. Dito ay kanya rin kinukwento ang pakikipag-usap ng kanyang pamangkin na batang babae sa isang kaluluwa na may pangalang Gilbert, na kung saan ay sinasabing ang kaluluwa nito ay namahay sa loob ng nasabing painting na ito. Okay.
much cold. Isang araw si Susie kasama ang kanyang kapatid na lalaki ay tinanong ang kanyang pamangkin hinggil sa kanyang kinakausap na espiritu na si Gilbert. Did you like him? Yeah, Gilbert's like one of my best friends. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah. What does he say? Can they all pray? Dito ay may natuklasan na nakakakilabot si Susie hinggil sa mga picture na kanyang nakita at ang history ng kanilang tahanan. Here is a photo of the house from 1916 and it was built in 1902. So this would be the first or one of the first families to live in this house. As you can see, there are six people present in the photo. And looking at the English census records, I found that the father would be called John, the mother was called Maud, and next on the balcony there's a daughter Dorothy. The birth of a little boy called Gilbert was also registered here in 1911. So he would be about five or six in this photo. I'm unsure why he's not with the rest of his family in the photo, what they did to him. I just have an overwhelming feeling that something really terrible happened to him at the hands of his own family. The weirdest part is that this is where the sun painting is situated in the house. That's his room. Ang sitwasyon ay lalong nakakakilabot at nakakatakot lalo pa nang may isang pangyayari na kung saan habang nag-iisa siya sa bahay ay bigla na lamang itong nakarinig ng mga kalabog na nagmumula sa itaas ng hagdanan. Dito ay agad niyang kinuha ang kanyang camera upang idokumento at imbestigahan ang kanyang nakakakilabot na naririnig sa loob ng bahay na ito. Dito ay nakarinig si Susie ng kalabog buhat sa painting room kung saan nakasabit ang Gilbert's painting, subalit nang kanya itong tingnan ay wala naman siyang nakita na kahit ano dito na pwedeng pagmulan ng nasabing misteryosong ingay. Makalipas lamang ang ilang araw, dito naman ay umakyat si Susie sa third floor na kung saan ay dinatnan niya ang kanyang pamangkin subalit may napansin siya ditong kakaiba. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video na pagkaakyat ni Susie sa third floor, ay dinatnan niya ang kanyang pamangkin na tila ba tinutungkab niya ang sahig ng third floor na animoy may hinahanap siya dito. Subalit ang mas nakakakilabot dito, habang ginagawa ng pamangkin niya ang pagtanggal ng plywood sa sahig, ay kumakanta ito ng You Are My Sunshine. Matatandaan na ang painting na kung saan nakatira ang kaluluwa ni Gilbert, ay isang araw or sun kaya marami ang nagsasabi na konektado ang kantang ito sa painting ng espiritong si Gilbert. Makalipas lamang ang ilang sandali matapos pumasok ang pamangkin ni Susie sa kanyang kwarto, dito ay pinuntahan ni Susie at ng kanyang kapatid na lalaki ang third floor kung saan may tinatanggal na flyboard ng sahig ang kanyang pamangkin upang imbestigahan kung ano ang ginawa ng kanyang pamangkin. Subalit nang kanila itong tingnan ay nagtindigan ang kanilang balahibo sa kanilang natuklasan. Looks like it comes up. Thank you.
Makikita sa video na matapos nilang tanggalin ang flyboard ng sahig ay laking gulat nila sa kanilang nakita na isang Quijia board na mayroon nakadrawing na isang araw or sun. Na malaki ang pagkakahawig sa Haunted Gilbert's painting. Dito ay maraming mga viewers ang nagsasabi na ang nasabing playroom ng third floor ay talagang minumulto ng kaluluwa ni Gilbert. Dito rin ay may nagsasabi na maaaring may mensaheng ipinararating ang kaluluwa ni Gilbert kaya ginagamit nito ang kanyang pamangkin upang ipahatid ang gusto nitong paratingin na mensahe. Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba para sa inyong opinyon. Si Jet Stetex na isang ghost hunter ay papasukin sa pangalawang pagkakataon ang haunted house na ito. Sa unang pagpasok ni Jet sa nasabing bahay ay nakaranas siya ng mga kababalaghan, subalit lingid sa kanyang kaalaman ay mas higit pa palang nakakatakot at nakakakilabot ang kanyang mararanasan sa muli niyang pagtungtong sa mansion na ito. Panoorin ninyong mabuti. What the hell? Oh, shit! Hello? I swear, I guess someone is here right now, pranking me or going over, or not, or I don't know. Someone is here? What the hell? Hello? Hello? Jesus Christ. Hello? Okay, I almost pants when I legit. Hello? What the hell? You. What has gone on here, man? Noong una ay inisip ni Jet na maaaring isang homeless na tao lamang ang may kagagawa ng mga kalabog na kanyang naririnig. Subalit nang kanya nang siyasati ng loob ng bahay, dito ay napagtanto niya na hindi homeless kung hindi isang kakaibang nilalang ang nasa loob ng bahay na ito dahil sa itsura ng mansion na ito. Yo. Hello? The hell? My flashlight is dying right now. Whew. The hell? Here, but I don't know. There's no one. Probably an addict, but screw it, man. I don't know what the heck I'm doing, man. Here. Dito ay hindi namalaya ni Jet na may dumaang shadow figure malapit lamang sa kanya. Sa kanyang pagpapatuloy na pag-e-explore sa nasabing bahay, dito ay napagpasyahan niya na bumaba muna ng hagdanan, subalit sa kanyang pagbaba ay ito naman ang susunod na mangyayari. Dito ay tuluyang nang lumabas ng mansion si Jet dala ng kanyang matinding takot dahil sa pangyayari. Ang babae namang ito, habang nakaupo sa loob ng isang pinaniniwalaang haunted house sa bansang Indonesia, ay bigla na lamang may makukuhanan ang camera ng isang nakakatakot na pangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang mahahagip ng kanyang camera. Makikita sa video ang bigla na lamang pagsulpot ng isang aswang na pokong buhat sa bintana na nasa likuran niya lamang. Dito ay walang kaalam-alamang babae na ito na may lumabas na palang kakaibang nilalang buhat sa kanyang likuran.
Ang nakakakilabot namang video na ito na nag-viral sa internet ay nagmula sa YouTube channel na The Fourth Wall. Dito ay makikita ang pagbisita ng isang ghost hunter sa isang kinatatakutang bundok na tinatawag nilang Mount Benson na matatagpuan sa Fukushima, Japan. Ayon pa sa Fourth Wall, there used to be abandoned buildings in this place, and there was a humor that you can take photos of ghosts in those buildings. The Ploche is now a well-maintained tourist destination. However, there are still rumors that a female ghost will appear at night. This video was shot by a person who came here to record ghosts. Although he saw nothing in particular during the shooting, he saw this after watching the footage. May nagsasabi na ang umapir sa video na ito ay ang multo ng babae na gumagala sa lugar na ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay may mahahagip muli ang kamera ng kababalaghan. Nang makarating na siya sa pinakataas ng hagdanan ay ito naman ang sumunod na mangyayari. Dito ay may nakita siyang mga footstep mula sa snow na nasa lupa. Subalit ang mas nakakatakot ay ang nahagip muli ng camera na pinaniniwalaan na ito ang babaeng nagmumulto sa nasabing lugar. Ang isa namang ghost hunter na ito na si Mima ay papasukin naman ng isang kinatatakutang abandoned haunted hospital mula sa bansang Russia. Sa kanyang pagpasok pa lamang ng abandonadong ospital na ito, ay bigla na agad itong nakarinig ng nakakatakot at nakakakilabot na boses at ingay mula sa loob nito. Dito ay marami siyang naririnig na misteryosong ingay habang nag-e-explore sa loob ng building na ito. Sa kanya namang pagpapatuloy na pag-e-explore sa may hallway na ito, ay bigla na lamang itong nakarinig ng ingay na animoy isang hayop. Dito ay nararamdaman niya na mayroon tao o kakaibang nilalang ang nasa loob ng abandonadong ospital na ito. Nang binuksan naman niya ang isang locker sa loob ng isang room, dito ay tumambad sa kanya ang tumpok ng fresh ribs mula sa loob ng locker na ito. Твою мать! Это что такое вообще? Kahit na nakaramdam siya ng takot dahil sa kanyang nakita, dito ay pinagpatuloy niya pa rin ang pag-e-explore sa loob ng ospital na ito. Subalit dito ay madedeskubre niya na hindi nga siya nag-iisa sa loob ng building na ito.
Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Dito ay napagpasyahan na lamang niya na lumisan ang building dala ng kanyang matinding takot. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.